Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Enzo. Ang buong pangalan ko po ay Lorenzo Mamawag Karangian. May-ari at manager ng Karangian Integrated Farm. Ang aming farm ay nandito po sa Bacolod, Igig, Cagayan. Napakalapit po sa Tunguiga Road, it's about 15 kilometers away. At napakalapit sa National Road, it's about 500 meters. At napakalapit po sa Calvary Hills ng Igig, Cagayan. At napakalapit din sa Department of Agriculture Southern Cagayan Research Center. Ang aming farm po ay tinawag namin integrated farm dahil sari-sari ang nandito po. Magmula sa crops, fisheries at saka livestock ay meron po kami. Dito naman sa paligid ay makikita po ninyo na parang forested area kasi ito po isang development na ginawa namin about more than 10 years ago. Nagtanim ng sari-saring punong kahoy, bamboo grove, orchard, mixed orchard katulad ng mangga, pomelo, chico, guava, guayabano, lemon, saging at iba't ibang klase ng fruit trees. Meron din kami mga cash crops katulad of course ng high value crops, mga vegetable crops. And of course, hindi po mawawala ang rice area kung saan ito po yung pinakamalaki na tanim namin sa farm. Meron din kaming corn. And of course, meron tayong livestock din. Meron kaming native swine. We have about 100 heads. And of course, may ducks, may native chickens, may ganso. Merong din of course sa aming fish pond nag-aalaga po kami ng tilapia, yung red na tilapia, of course yung regular na freshwater tilapia, at meron kaming konting giant gurami kumbaga. And of course matatawag po namin ito na isang enterprising farm. Dahil sa integrated farm ay meron yung accent na sinasabi natin na climate change resiliency. Kasi dito po sa atin, sa Cagayan, napakalakas po ang bagyo. Minsan, tagtuyot, nasisira po ang pananim. Minsan, maraming peste. Kaya resilient kami. Dahil kung nasiraan ka sa palay, at least may mais. Nasiraan ka sa mais o kasi sa palay, meron kaming kasama, may banana, etc. So, at saka meron din kaming livestock, may fishery. At sa ngayon, kami po ay isang pinalad na farm dahil recently, in 2019, na-account po or na-accredit po kami ng TESDA as a farm school. One of the, I think, 13 farm schools in Cagayan. Na-accredit po kami ng Agricultural Training Institute as a learning site for agriculture, both regular at saka under yung RCEF program nila. And recently po, salamat po sa Department of Tourism kasi na-accredit din kami as a farm tourism site. And of course, basic is na-accredit, meron po kami sa registration sa Securities and Exchange Commission. Hindi po kami kapag-operate as a farm school, as an enterprise, kung wala po kami mga registration na yon. So, kami dito ay nagka-create ng jobs. We employ on a regular basis, meron kaming anim na regular workers and plus their families, direct families, yung mga asawa nila, mga anak, regular sila nagtatrabaho sa amin. At kung peak ng trabaho sa loob ng farm, we employ up to 10, up to 20 and 30 na katao in a day. So yung job creation na sinasabi po ay pwede natin matugunan as one of our objectives both sa farm. And of course, since
accredited na kami sa farm tourism site. Ang pinagmamalaki po namin ay marami po tayong makikita, marami tayong matutunan, at marami tayong pwede ma-enjoy. In fact, if you come here, it's a learning by itself, kasi makikita natin lahat dito yung mga tanim na hindi nyo nakikita. Puro collections po ang ginagawa namin dito. Halimbawa po sa cacao, we have about 7 varieties. Sa mangga, we have about 6 varieties. Meron pa kaming mangga na yung isang fruit ay more than 1 kilo each. Meron sari-sari, may hugis pahaba, meron pabilog, may kulay pink, etc. And of course, the basic sa farming din ay pinaghandaan po namin yung pagkakaroon ng mga implements, kasi medyo maluwang po ito ang aming farm. Lahat-lahat dito sa area na ito, we have about 27 hectares na farm na layout po ito in such a way na pagpasok po natin sa isang area, lalabas tayo sa isang area, paikot-ikot, at makikita po natin lahat kung ano po yung nandito po. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa, since palapit lang po naman ito sa Tuguegarao City, ay pwede natin ma-enjoy ang nandito po sa farm. So, at the background, kung where I am now, ay ito ay isang bamboo grove. It's what we call a bayug species. Siguro dito sa Cagayan lang makikita ito. Yeah, sa amin lang makikita sa Cagayan ito, kasi dinisenyo namin ito na mga turos such that nagiging parang tunnel siya. And of course, speaking of what we call support services, nagpapasok po kami ng internet connection via PLDT fiber optic connection. Meron din kaming solar lights, street lights na in-install. Meron po kaming what we call water system na very dependable po. We have two sites of solar powered irrigation system na napakalalim po ang hukay. It's a deep well. It's about 100 meters deep. Actually, tatlo sila, yung isa run by electric, of course, by Cagelco. And nag-invest po kami sa sinasabing irrigation development, kasi sa amin, once upon a time, itong farm na ito ay very marginal po. Actually, walang gustong bibili dito. Sabi nila sa akin, bakit binibili ito? Walang tutubo na kahit isang tanim. Eh, totoo nga, kasi parang pastolan lang ng kalabaw. So, ang ginawa po namin, nakita ko na ang challenge dito po ay tubig. So, nag-construct kami ng mga 7 na mini water impounding dams, small farm reservoir, and may 2 shallow tube well, may 3 deep wells. So, at any given time of the year, kahit napakataas po yung elevation niya, ay meron po kaming tubig. Kahit summer, kung gusto namin magtanim ng palay, ay pwede rin. Of course, mapalad din kami na naseservisan din ng NIA. Kung walang NIA, and of course, we have to use our own irrigation system. So, I am very, very pleased at of course happy na pwede natin maipromote na ang aming farm. Soon to be po ay i-open po natin ito sa public. Actually, napakarami po ang pumupunta na dito. And isang accent po ng farm, since farm school kami, ay daily po ay may pumapasok dito. Recently, last November 2021, November 5 to be exact, ay nagpa-graduate po kami ng 100 students, rice farmers of Igig, who are TESDA scholars. And last April 21, napag-graduate kami sa aming first cycle ng 125 students na naman. Siguro yung susunod na batch ay ito sa first quarter of 2022.
And of course, this will run up to 2024 kasi bahagi po ito ng RCEP program funded by TESDA. Of course, we're accessing other programs of TESDA, of ATI, of the Department of Agriculture, local government units of Cagayan, and including local government of the municipality of Igig. So, welcome po kayo dito sa farm. You can both enjoy, you can both buy kung ano yung gusto nyo bibilhin na plant materials, products, and soon to be, mag-venture po kami ng product processing para sa ganun. Everything that we need from seed to seed, from product up to yung table ay may makakaroon po tayo dito sa Karangian Integrated Farm. Dito sa farm po, very very strict po kami about safety procedures in the farm. Of course, dahil nga sa pandemic ay meron tayong institute sa aming klase sa ano na talaga one social distancing, wearing of mask, and of course siguro mga 30% of them at that time were already vaccinated. So yun yung isa. Pangalawa, in our workers, lagi kami very strict doon sa sinasabing workers protection. In fact, dahil sa isang pangyayari, ang isang worker namin pumunta nagpatubig doon sa isang farm namin, it's about 1 kilometer away from our farm dito, ay kinagat po ng ahas. 2 hours after that, nakagat ay namatay. Hindi nakaabot sa hospital. So, since then, we required in our farm school na kailangan may lecture on how to manage tick bites, at dinagdag po namin on how to manage injuries, burns, and other accidents na pwede mangyari sa farm. In fact, dito sa farm, na naka-ready po kami ng many sets of working boots, raincoats, at of course, namimigay kami ng mga umbrella, etc. And of course, meron kaming first aid medicine or medical boot para sa ganun kung meron yung mga aksidente or pangailan na ganun ay matugunan kaagad. Kung gusto nyo kontakin po kami dito sa Karangian Integrated Farm, kindly log in or access to our Facebook account, Karangian Integrated Farm School. Actually, meron school siya. Of course, nandun yung aming email, karangianlorenzo@gmail.com at saka nonidelarosa@gmail.com. Of course, mamimigay po kami ng mga leaflets later on. And of course, if you want to access din yung aming other mga accounts kasi meron din kami, we have internet connection na malakas, so we can really directly contact to you online. Para sa ganun na makakaroon tayo ng interaction and of course mga networking. Salamat po.